bakit tumataba ang tao minsan pero mahina naman siya kumain. Actually, minsan nangyayari yan. Konti lang kinakain mo pero pataba ng pataba. Kadalasan ang dahilan ay nagkakaedad. Pag nagkakaedad tayo, bumabagal ang metabolism natin. So, lagi tayong nakaupo. Kaya kahit konti kinakain, tumataba tayo. Tsaka pag nagkakaedad tayo, lumalaki talaga ang waistline, lumalaki ang tiyan, at lumiliit ang muscle natin. Isa pang dahilan, kung masyado kang stress, masyadong depressed, o kulang sa tulog, pag puyat din, mas napapakain din tayo. Meron din mga medical na problem, mga sakit na nagkakos na tumataba. Kung nagmamanas, di ba? Heart failure, sa kidney, yan, nagmamanas, hindi naman talaga mataba sila. Tapos yung may PCOS, may polycystic ovary syndrome, so pwede rin mangyari yan. At may thyroid problem. Kung may problema ka sa thyroid, hypothyroid, tumataba din. Yes, Dr. Lisa? Yes, so ang topic natin, ano ang mga dahilan ng pagtaba or ng obesity ng isang tao? Siyempre, una sa lahat, yung hindi aktibong pamumuhay, yung hindi gumagalaw-galaw. Pag walang galaw, hindi mo kasi magagamit yung calories na kinain mo. So, minsan, mas konti yung galaw, mas marami yung kinain, katagalan, nag-iimbak yung taba sa iyong katawan hanggang pataba ka na ng pataba. So, yan yung number one, ha? Yung hindi paggalaw. Number two, yung sobra naman sa calories o mataas na calories yung mga kinakain nyo. Kasi nauso na nga ngayon yung mga go large, tapos nauso na rin ngayon yung mga kape na maraming krema, tapos gagawin pa nating large. So, may mga pagkain at inumin na dapat nating piliin na hindi malakas sa calories. So, tapos tatapatan natin ng paggalaw. So, kung sa tansya nyo, ganitong calories ang kinain ninyo, tumbasan nyo ng tamang paggalaw para hindi nag-i-imbak yung sobrang taba na kinain ninyo. Merong mga risk factors or kadahilanan bakit tayo tumataba. Una sa lahat, genetics o namamana. May mga lahi na mas mataba sila, tapos makikita mo saang lugar yung mas mataba sila. I-obserbahan mo yung mga pamilya. Hindi ba may mga pamilya mas mataba dun sa may balakang, may iba naman mas mataba dun sa binti, o kaya yung iba dito sa braso, o kaya dun sa may puson. Ayan. So, namamana po yan, genetics. So, yes, namamana yun. Number two, yung pamumuhay ng pamilya. So, may mga pamilya nakagawian na yung laging masarap ang luto sa bahay, tapos ang dami-dami nilang niluluto. So, laging may pagkain dun sa kanilang pantry, dun sa kanilang ref, tapos lagi dun sa kanilang kusina, talagang maraming kanin at ulam palagi. So, medyo, nakasanay na nung pamilya. So, syempre, pag nakita mo yung pamilya mo kain ng kain, ikaw din mapapakain ng madalas. Ngayon, pangatlo, yung hindi paggalaw dahil nagkaroon ng sakit. Halimbawa, nagka-arthritis ka, edi limitado yung galaw mo, nagsisimula na yung pagtaba doon dahil nagkaroon nga ng sakit. May mga pagkain din na kulang tayo, parang kulang tayo sa gulay, sa prutas. So, ang nangyayari, mas kumakain tayo ng mga carbohydrates, yung mga mas madaling pangpataba, pero sa totoo lang, ang gulay talaga ang pinakamagandang magpapayat kung kayo ay gustong mag-dieta. So, sana mas damihan natin yung ating gulay. Tapos, pagdating naman sa mga drinks, sabihin natin yung small na lang, wag nang go large. Tapos, yung mga cream, bawas-bawasan natin sa ating mga kape at inumin. Tapos, yung mga advertisement, naku, pag kasi nanood ka ng nanood ng TV, nakita mo yung mga junk foods o yung mga kakanin dyan, mas mapapakain ka. Number five, yung sakit at gamot na iniinom ninyo. May mga gamot na maaaring mag-cause ng pampataba, yung mga sakit, yung mga gamot para sa brain. Oo, yung mga antidepressant, anti-seizure, gamot sa utak, yung mga steroids na kapagpataba din yan. Tapos, nakita din sa mga pag-aaral yung economic at social status. Siyempre, pag wala kang pera para mag-gym, yung iba naman, mas walang pera para bumili ng mga mas masusustansyang pagkain. Kasi sa ngayon, mas mahal talaga ang prutas at gulay. So, nagiging dahilan din ng kanilang pagtaba. Yung social naman,
Siyempre, yung kaibigan nyo at kamag-anak, kung lagi kayong kasama nila at malakas silang kumain, mapapalakas ka rin kumain. Number 7 nga, yung pag-edad. Pag nag-edad tayo, may pagbabago na sa hormones, so bumababa yung metabolism natin. Number 8, na dahilan ng pagtaba. Yung iba, pagbubuntis. Oo, may weight gain pag tayo ay nagbuntis, pero kaya natin yung tanggalin pagkapanganak natin. Kaya lang may ibang kababaihan, hindi na nila natanggal yung na weight, yung weight na nag-gain nila. So sana sa ating mga kababaihan, pagkapanganak, after breastfeeding, pilitin natin maibalik sa dati nating timbang. Kasi kung hindi, mahirap na padagdag ng padagdag yung anak, pataba ng pataba. Number 9, kung kulang ka sa tulog or sa puyat, lagi kang gutom. Tapos number 10, dun sa ating mga LGU, kapag kulang sa parks, dun sa malalakaran nating sidewalk, walang mga libreng gym, sa exercise. Oo, tataba yung mga tao dun sa lugar na yon, kasi wala nga silang mapag-exercisean eh, hindi ba? At number 10, yung stress, alam nyo po ba na ang stress, syempre tataas yung cortisol natin. Mas gusto mong kumain, tapos may cravings ka sa mga junk foods, so pwede mo ring ikataba yan. May mga komplikasyon pag tayo tumataba. Syempre tumataas yung triglyceride natin, kumukonti yung HDL natin, yung good cholesterol natin, nagkakaroon tayo ng diabetes, sumataas yung ating blood pressure, yun nga yung tinatawag na metabolic syndrome, nagkakaroon ng sakit sa puso, stroke, cancer, problema din sa sleep apnea, kaya yung iba nag-sleep apnea pag natulog. Bali, humihilik sila kasi nga malaki yung... Tumaba doon sa may leeg. Yung iba naman nakita nila mas may sakit sa abdo kasi yung gallbladder stones, tapos... sa mga babae naman, mas hindi magkaanak, irregular yung regla. Kung sa lalaki, erectile dysfunction ang problema nila. Tapos nagkakaroon nga ng non-alcoholic fatty liver disease, kung saan nagkakaroon ng taba dun sa kanilang liver. Yan. So, pag may taba sa liver, mag-i-inflame yung kanilang atay, nagkakaroon ng fatty liver. Arthritis o osteoarthritis, dahilan nga din ng... Kasi pag mataba tayo, mas nag-arthritis din tayo. Tapos yung quality of life natin, apektado din yan. Kasi syempre, pag nasabing mataba ka, mas hindi ka lumalabas, nadidepress ka, kulang ka sa pakikihalubilo, may epekto din yan. So ito na, last na. Ano yung mga pwede nating gawin? Syempre, ehersisyo, galaw-galaw, lakad-lakad, maghagdan kung kailangan, maggumawa ng trabahong bahay. Number 2, pagpagkain, low calorie lang, iwas sa taba, 3 beses kakain na may konting merienda. So, konti-konti ang kain, pero nasa oras para hindi kayo gutom na gutom. Number 3, kailangan ho nagtitimbang tayo kasi pag wala tayong timbangan, hindi natin mamomonitor yung pagdagdag ng ating timbang. At kailangan consistent or matyaga tayo sa pagbawas ng ating weight. Kasi pag minsan siso ang ginagawa natin, hindi, kung kaya natin na dire-diretso, mas maganda. Sabi nila, magdagdag daw ng mga chili, ng pepper, ng kayin dun sa kinakain natin. Kasi napansin nila, mas hindi daw ginugutom. Tsaka mas hindi naghahanap ng mga matatamis. So, pwede natin idagdag yan. Mahilig sa sili. Oo. Tapos, pagkakain tayo, mabagal lang, hinga malalim, i-enjoy nyo yung food nyo. Pagkatapos, maglakad-lakad. Pagkatapos, kumain at uminom ng maraming tubig. Okay. Pag-inom sa tubig, pwede po. O hindi nakakataba ang tubig, mas gusto ko nga inom kayo 10 baso, 12 baso sa isang araw. Ang payo ko nga sa umaga, 2 baso o 2 to 3 glasses. Kung kaya nyo nga 4 na baso sa umaga. Para aturo yan sa Japanese water therapy. Maraming sakit na napapagaling. Gumaganda yung laboratory test nila. Tsaka yung tubig, hindi siya nakakataba kasi iniihi mo naman lahat yan. Tsaka pag uminom ka na maraming tubig, mas mabubusog ka. Pag nabusog ka, di mas maganda, mas konti nila makakain mo.